Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa Himpapawid. For winning Best Entertainment Program in the years 2011, 2014, 2016, 2018 and 2019, we call on our fourth Hall of Fame recipient, Radyo Balintataw by DZRH, Manila Broadcasting Company. Best Public Service Program, the CMMA goes to DZRH, Radyo Balintataw by DZRH, Manila Broadcasting Company. Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute, pati na ang Earth Savers, hinirang at pinarangalan ng UNESCO na Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan. Nasamahan niyo po kami ngayon sa ating pong paggunita sa Marso na buwan, hindi lang po ng kababaihan, ngunit World Theater Week. Poetry Day din po ay nakaloob doon. Care for the Ocean and the Forests. Lahat po yan ay sama-samang ginugunita sa buwan ng Marso. Kanya, ano ang pinakamagandang ihayag po natin ngayong gabi kung hindi ang isang tinagurian nating Pinoy International Collaboration. At ito po ay makikita sa panunulat ng isang magaling premiadong guro, artista, direktor, manunulat, walang iba kundi si Radyo de la Cruz. At mula naman sa Pilipinas, kilala lang po talaga naman katulad din noon ni Radyo na mula sa PETA, ito ay talagang batikang ating connected, lalo na mga bata, kay Kuya Bodjie Pascua. Ito talaga hinahangaan na aktor, direktor, naninindigan para sa ikabubuti ng ating bayan. At mula, kasi itong si Radyo andun na ngayon sa Chicago. Ito namang si Bodjie, buti na iwan pa dito sa Manila. Nasa Batangas po. Ah, Batangas. Okay. Yeah. Nakakulong ka sa Batangas ngayon ba? Hindi naman. Ngayon naman, meron po tayong father and son. Ito talaga nakatutuwa. Dahil makikita po ninyo ang kasama po natin ang direktor, walang iba kung hindi si Karlo Gino, at ang kanyang anak na walang iba kung hindi si JC Gino. Nakatutuwa po ito, nakita ninyo masasabi nating continental cooperation para sa pagbubuo ng isang natatanging, kailangan abangan ninyo ito, ito ang animated film version ng sinulat ni Radyo de la Cruz. Na noon pa man, pag makikita ninyo yan, siguro ipapakita ni Radyo at least from the book, ano? Paano nabuhay yan? Merong mga komposisyon sa iba't ibang lengguahe. Meron pong dito na ilabas na rin natin sa radyo kasama si Kuya Bodjie. Ngayon naman po, abangan ninyo itong animated film version. Ibig sabihin po, abangan dahil naniniwala po tayo na sa galing nitong lahat ng bumuo nito, aani ng parangal ito sa mga
international film festivals. Kanya patikim lang ho at saka paunang balita lamang ang gagawin natin sa Radyo Balintataw. Pero meron na ring teaser. Umpisahan na ho natin ang ating kwentuhan at uunahin po sa siyempre natin si Radyo na sa kanya nagmula, sa kanyang damdamin, sa kanyang kamalayan, ang pagpapahalaga sa kalinangan, sa tradisyon, sa lupang tinubuan, kahit nasaan ka man mapadpad. Okay? Nasa puso ang pagmamahal sa bayan. Radyo, go ahead. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello from Chicago. Okay? Ako po ay lumaki sa coastal town ng Ballesteros, Cagayan. At sumulat ako ng nagsimula ito nung meron kaming family reunion. We had to write something about our grandparents. But I did write something about my paternal grandmother. So, and then I expanded kung ano yung sinulat ko sa family reunion into an article sa Positively Filipino, okay, which was a magazine based in San Francisco, okay. And then I shared it with my friends, tapos yung mga co-teachers ko, and then they started asking questions, you know, what is the Gatka, okay, how was it growing up by the sea? And then I met a library science teacher at the National Board Certification, a National Teacher Board Certification na si March Fashing. Nung pinakita ko yung article, sabi niya, you better write a picture book, Ray. I can see a good picture book. So that's how it started, okay? Then supposedly sana English at saka Tagalog lang. Then when my illustrator Tanny Magkase was about to work on the illustrations, her husband started to get sick, really sick. So I had to wait for another 3 years. Tapos that gave me time to work on the text. So nagkaroon ng Ilocano at saka Spanish version. Okay. So napalabas na yon, and then lumabas yung libro, and then I needed a book trailer. Okay. Sandy Oreta Gill of British Vancouver did a wonderful trailer, and then I also asked her to have versions in Spanish, Tagalog, at saka Ilocano. Okay. Then when I went to Ecuador, I met a pianist composer, and then he eventually composed the song in English. Tapos yung English na yun naging Spanish. Tapos nagkaroon kami ng dalawang Ilocano songs, dalawang Tagalog. So all in all, 7 songs. Okay. In July 2018, film historian and documentary filmmaker Nick DeCampo came to Chicago to attend a conference, and then he told me, "Why don't you have an animation?" Okay, kasi kulang tayo sa mga children's films sa Philippines. Okay, so when he gave me he suggested that, oh, I think that would be very, very hard and everything, but anyway, I had that frame of mind, and then I asked my nephew Ronnie Garcia in the Philippines to look for animators, and then sabi niya si Carlo, uncle, kasi Carlo is also my nephew, Carlo Gino is my cousin's son, and he lives in Montreal. So he just studied games design, and then he started working on this animation. So ito na. So, it's a long journey. Pero maganda po nakita kung paano napanganak ang iba't ibang mga artistic connectivity, ano, na nanganganak talaga at nagkakaroon ng inspiration ng iba, kabit-kabit. Ngayon, puntahan po naman natin si Carlo, dahil siya ang nagtiyagang gawin itong animated version. At katulad ng alam ninyong nandyan si Bodjie, si Kuya Bodjie, na siya talaga yung tinig na nagbigay ng buhay dito sa narrative. Meron ngayong child narrator there, may counterpart at anak ni Carlo, si
si JC. So magandang pakinggan naman itong kwentong ito. Tapos pupunta tayo kay Kuya Bodjie. Carlo. Okay. Good evening po sa lahat. So si Uncle Ray in-approach niya po ako noong 2019. Exactly po yun after ng graduation ko after finishing 3D animation dito po sa Montreal. And then sabi sa akin ni tinanong ni Uncle Ray sa akin if I'm interested na to work on a 3D animation version of the book. First time na in-offer niya sa akin, I accepted agad. And then I started, and then there were struggles during the process kasi I just graduated from 3D animation. So wala akong experience doing a full animation film. So it was a trial for me. I have to try things. And then nagkaroon ng time na nag-stop talaga. Wala akong ma-produce. Then that's the time that I contacted Kuya Bodjie. I sent an email to Kuya Bodjie and then asked for advice. And then I told her, told him about the project. And then nag-respond si Kuya Bodjie immediately. And then that inspired me. So parang napaliyab yung aspiration na matuloy at magawa yung film. So marami naging trials during that time. And then using the voice from Kuya Bodjie, nagkaroon ako ng ideas on how to do it, how to make the actions. And then Uncle Ray suggested na yung younger version of Ray ay gawin ng anak ko na si JC. So sa bahay we did the recording, si JC hindi siya fluent sa Filipino. So yun, isa pang struggle sa although the film is in English naman, pero yung mga terms, yung Tagalog terms, Ilocano terms, yun, doon medyo dyan nagkaroon ng mga struggle sa recording. And then many takes, and then syempre bata pa, so yung patience ba sa pagre-recording, yan yung mga struggles during that time, that period. And then so every month nagpo-produce ako, and then I sinisigurado kung meron akong accomplishment, and then na-update ko si Uncle Ray about it until we finished the project last year, just before Uncle Ray's birthday. Yes. Okay. Yeah. Cecile. Okay. The book was 30 pages long. Uh-oh. Okay. So the challenge was to convert it into a 20-page screenplay. So what I did is kung ano yung mga nasa illustrations na sa libro, doon ko finocus. Okay. Mm-hmm. Kasi yung visual. Visual na ganon. Pero from 36 pages, naging 21 page lang ito. Malalaki pa yung lettering nito, ha? Itong screenplay na ito. Pero, ang pelikula, it's 10 minutes and 22 seconds. Hey, so that is a challenge. Good time for the time span ng mga bata, no? That 10 minutes is just right. Ngayon, pakinggan naman natin si JC. Anong masasabi mong karanasan mo? Dahil napakaganda ng paglalahad ng iyong daddy na talagang try and try again. Ganun naman mo talaga eh. Kailangan na meron kang pasyensya, meron kang passion, meron kang perseverance. Tingnan mo, nabuo at handang-handa ng ilahok sa mga international film festivals. JC, paano sa palagay mo, paano naman ang kwento mo kung paano ka napasok dito? Sabi mo sa Ingles. JC, okay. Siya nga pala, laking Canada na si JC. French. JC, why don't you just... Montreal. Yeah, Montreal. Why don't you explain or just tell the story of how you got involved, what was your experience, and
how jubilant you felt when everything, through all the difficulties, finally you have the good result that you're satisfied. JC? Come on, JC, just say anything about how you felt when you were working with your dad. I felt kind of shy because I knew that people were going to hear it, but I tried not to be scared because I just tried not to be scared. I had fun recording it, and it was very nice doing it. I was doing it for months, and it was I enjoyed doing it. That's all. How old are you now, JC? 10. You're 10. Okay. I'm not gonna ask how old Kuya Bodjie is. Pero meron ng puting buhok si Kuya Bodjie, pero mataginting pa rin ang kanyang teenage. Okay? At kung saan-saan pwedeng mabuhay sa inyong alaala ang kanyang ikinukwento. So, Bodjie, how did you get involved naman? Paano ka nasali dito? Narinig na natin na ikaw pa nga ang nagbigay ng tinatawag na push or encouragement kay Karlo para mabuo ito. Kanya, napakagandang kwento ito ng kapit-bisig, tulungan. Okay, Bodjie, ikaw naman. Nakatuwa naman na binanggit pa ni Karlo. Konti encouragement lang ang binigay ko sa kanya na kaya mo yan. Ganyan. So I appreciate the mention, no, na nakatulong pala yung aking ginawa para magkaroon siya ng energy. Matuloy. Ito kasi, hindi ko, si Rachel, hindi ko matanggihan. Kasi nga, high school pa ako, magkasama na kami sa teatro sa San Beda. At isa hinaba, kumbaga, isa siya doon sa mga nagmulat sa akin sa at nag-inspire sa akin, nag-inspiration sa pagpapatuloy ng gawaing ginagawa ko magpahanggang ngayon na puti-puti na yung buhok ko. Nung kasi nakatulong din ako, hiningan din ako ng tulong ni Radyo na maging isa sa tagapagsalin sa wikang Pilipino nung kanyang aklat. At natuwa rin ako dun sa kasi napakahalaga noon na mabalikan natin, no, yung kasaysayan at yung pinagmulan natin, at mai-relate ito sa henerasyon niya, no, sa mga susunod pang henerasyon, lalo na siguro sa mga katulad ni JC na nasa ibang bansa ngayon. So magandang paalaala o pagmumulat na merong kang ugat, no, sa lupang kinubuan ng yung mga magulang at ng mga kamag-anak niya, na kumbaga bahagi pa rin ng buhay mo ngayon. So hindi naging mahirap sa akin para umuo. Well, una ginawa ko na para sa Radyo Balintataw, yung binasa ko yung kaya kumbaga nagkaroon na ako ng basis para ko bang bibigyan para sa animated film. Pero ko Radyo, gusto ba yung basa ko dun sa pagboboses dito sa character sa pelikula, katulad din nung pagkwento ko. Sabi niya, oh, okay yun. So, hindi naman ako nahirapan. Pero hindi, katulad, gusto ko sabihin kay JC, no, na ako rin, no, yung isang katutak, mag-isa lang akong ginagawa. Mag-isa akong ginagawa with my computer, with my microphone, at saka, syempre, ingat na ingat ako na hindi gumawa ng ingat. Ginagawa ko yata, madaling araw yung para tahimik. Mag-isa ako doon sa dining room table habang natutulog yung misis ko habang nire-record yung tsaka nakailang takes din ako, but it felt good doing it kasi nga I know it's a good story, it's a good that I love. Alam mo, go ahead, napakahalaga ng sinabi mo dahil ito nga ang dapat, you know, with globalization, saan na napapadpad lahat. Ang maraming mga Pinoy in different parts of the world. Napakahalaga nitong halimbawa, nitong kwento ni Radyo na binibigyan ng diin ang kahalagahan ng alaala, you know, pagmamahal, yung
connectivity. Kahit nasaan ka man, ay doon ka pa rin nakatanim, di ba? Nakaroot ka talaga. So, and this is a very important principle ngayon na pinopromote ng UNESCO, yung heritage, yung pinagmulan mo. Kanya nakatutuwa na nangyari ito. Ako rin, hindi ko rin mahindihan itong si Radyo eh, kasi batang-bata. At saka ganun talaga, mahalaga na you try, you experiment, di ba? Kukuha ka talaga ng mga magagamit mo para buuin pa na in more artistic terms ang nais mong ipabahagi. And nais natin na talagang maging halimbawa ito. Kasi totoo yun eh, ako lumaki, ang tagal-tagal na. Ang mga cartoons na pinanonood namin sila, Tom and Jerry, mga kung ano-ano, para sa akin nga, doon nakaugat yung violence eh. Dahil makikita mo puk-puk dito, akala mo joke lang, tumaob o hindi naman namatay, bumangon uli. Kulang talaga na hugutin sa kasaysayan, sa tradisyon, sa ating kapaligiran, pati na sa ating wika. Gusto kong sabihin kay JC, alam mo, we might be able to do this eh. Kasi I lived in exile, ano? I dealt with children na lumaki na nga doon. Matigas na ang dila, hindi talaga magawa ang Pilipino. Pero nag-workshop kami. At pwede mo talagang ilapit sa kanila, pati na ang paggawa ng wika. Ngayon, I don't know if you have associations or something. We can make available, lalo na yung mga ibang kwento o drama na nasa talagang wikang Pilipino, pag maririnig ng mga children born in other countries, masasanay. Kasi mga tatay at nanay, nasa Amerika o nasa ibang bansa, yun na ring wika doon ang kanilang nagagamit. So, paano mo maiiwan yon? Ang UNESCO nga nagagawa ng isang araw na pagpapahalaga sa mother tongue. Kanya, napakaganda na merong mga bersyong Ilocano, merong Pilipino, may English, may Espanyol. The more, the merrier. Oh. Katulad ni Rizal, ang daidaing mga translations ng kanyang tula. Okay. So, dito ba pwede nating iparinig yung thesis para talagang aabangan nila tsaka mapapanood pa rin nila sa YouTube eventually. Hindi pa yung buo. Kailangan sasali. Ipe-play yung film trailer. Ballesteros, Season 99. I grew up by the West Philippine Sea. My hometown, Ballesteros, is in the province of Cagayan, on the northernmost tip of the island of Luzon. I remember people, places, and events in Ballesteros as if they happened only yesterday. Sometimes I feel like I can still breathe the salty breeze of the sea and hear the whooshing sound of water rushing to the beach. I see my grandma Polda getting off the kalesa. My friends calling me to play. Hey. Come play with us. Hey. Ballesteros is on my mind. Cecile, when I wrote the book, and I think it ganon din sa trailer, it will always be a win-win situation. Alam mo bakit? Because everybody had a childhood. Oh, kaya magugustuhan nila. Everybody had a childhood. And what makes this film production significant is ginawa namin during the pandemic lockdown. So we became productive despite all those problems. Nakakatuwa po ang ating kwentuhan. Bago po tayo magtapos, pakinggan natin ang mga huling tilamsik ng diwa ng direktor at saka ng narrator para higit kayong masasabing excited to watch the animated version. Oh, sige na, Carlo. Ang masasabi ko, the book itself, maganda ang content niya. Now, by doing the animation, this animation project,
nabigyan natin ng boses, nabigyan natin ng visual yung story na hopefully, or I'm sure na magbibigay ito ng impact sa mga manonood, na mabigyan sila ng interest regarding sa kultura na kinalakihan ni Uncle Ray, and ma-inspire din sila na bumuo ng ganitong klaseng proyekto na makabuluhan at really mayroong may diwa ng nasyonalismo sa kanyang tema. Okay, ngayon naman kay Kuya Bodjie. Salamat. Napaka-visual kasi ng mga kabataan ngayon, no? Siguro kailangan ma-relate ng magulang o ng mga guro at ng bata na rin na ito ay pagsasabuhay ng nasa libro, no? Kumbaga parang ito'y kaya ako na-excite sa paggawa nito kasi nga mas matutulungan yung imahinasyon ng ating mga kabataan para mas ma-imagine nila na gumagalaw itong mga karakter na ito sa isang tunay na lugar. Nakalipas na yung ipanahong inilalarawan pero hanggang ngayon nandun pa rin. So kumbaga mas mararamdaman nila yung buhay sa lalawigan, lalo na sa Ballesteros. At makatulong mabigyang halaga yung ganitong uri ng pamumuhay. Kasi nga, napakabilis na ng... Tsaka, yun nga, kinukwento mo kanina, Ma'am Cecile. I hope you don't mind me calling you, ma'am. Ay, no. Tita Cecile na lang masyado. Oh, Tita Cecile. Kayo yung mga kabataang pasapeta na talagang nagbigay buhay sa kahalagahan ng sining, kwersa ng edukasyon. Salamat na sinabi mo kabataan pa rin ako. Pero ang sinasabi ko po yung pace ng buhay ngayon at yung mga pinapanood ng bata at yung text, yung napaka-violent niya, napaka sabi mo nga mula ng kabataan pa natin, sana magkaroon through this film ng appreciation to a more eventful pa rin, an eventful childhood, pero hindi meron din konting misunog kasi nangyari na baka nire-reveal ko yung baka mispoil, magandang spoiler. Pero kumbaga ako siguro yun, kasi dahil matanda na rin ako, yung hinahanap ko buhay ngayon na mas banayad, mas mapayapa, pero productive pa rin. So sana yun, sana mapanood ito ng mga kabataan para ma-appreciate nila yung ganong klaseng buhay at yung nakalipas ng ating mga ninuno. Sorry Ray, ninuno ka na rin. Ayun. Mahalaga buhay sa ating alaala at ang sining ay daan para hindi makalimot. Okay? Kasi makikilala rin po nila ng mga kabataan yung sarili nila pag kinilala nila yung nakalipas ng mga magulang. Yan, napakahalaga po yan. Sinabi niya ang kapayapaan at bago po tayo magtapos, binanggit natin ang mga ibang mga awit na inspired by the book. Pakinggan po natin ang Tiili Ka Ballesteros na composed by Richard Arellano at inaawit ni Cristel Kunday na nandun sila sa Cagayan, kanya the Manila, sa kanilang musika ang pagpapahalaga sa lupang kinagisnan o pinanganakan. Ballesteros at talagang dito'y puno.
Okay, so maraming salamat sa ating creative team. Abangan nyo po. Yan, ako inaabangan ko dahil yung libro ni Ray, binigay ko sa aking dalawang apo. 3 years old and 5 years old at binubuklat yun. Kanya magandang makita rin sa animated version. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect, ang Philippine Center ng International Theater Institute, pinamumunuan ng dating Senador Jovilina, na ngayon po ay first nominee para sa party list na comadrona, at ito ay para isulong ang maternal, child, and community health care. At syempre po, kasama rin ang Earth Savers na itinatag ng dating Senador Environmentalist Yerson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig, sa lahat po ng aming mga kakampi na naghahatid sa inyo ng paaralang bayan sa himpapawid. Radyo Balintataw sa DZRH. At yan po ay ang Mapicon Herbal-Based Insecticide, Tesoros House of Native Arts and Crafts, Cazuela Spanish Colonial Cuisine Restaurant, Forma Ginhawa Street, UP Teachers Village, Quezon City, at for social media needs, contact info at abacossolutions.ph. Wala pong fake news. At syempre, salamat sa aming technical supervisor, Salvador Bong Muyar, executive assistant, Susan Claudio ng Caffeinated Palette, at nandyan din po si Exelon Alvarez, Earth Savers National Youth Director, at ang ating IT team from Frontliner Productions. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Keep safe, follow health protocols. Mabuhay ang Pilipinas!